Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn Channel. Sa videong ito guys, ay iseset up natin itong bagong air pump na nabili ko at ito ay Samyu Pacifica Winner Aeolus. So alam naman natin na itong klaseng air pump na ito ay maganda dahil napakalakas nito guys. So nakalagay dito, 15 air pump, 15 liters. And good for 12 aquarium tank. Medyo marami-rami yung pwede nating i-split dito. So, i-set up ko siya dito sa aking indoor na mga aquarium. Yan yung mga pets ko. Dahil ang ginagamit ko ngayon is yung ito, yung maliit lang na air pump. Aqua speed. Single lang siya. Kaya kung nakikita nyo guys, so hindi maganda yung ano, yung buga ng hangin dahil hindi masyadong malakas. Yan, katulad nito guys. So, ang nangyayari kasi guys, every time, halimbawa ito, pinipihit ko to para palakasin, yung iba naman yung hihina. So, yun lang yung limit ng kanyang pwersa. So, kaya bumili ako nito, pumunta ako kanina sa Cartimar at nabili ko itong Winner Aeolus na air pump. At medyo may pagkamahal lang ito guys dahil kung nakikita ninyo may presyo dito, 750, pero nabili ko lang siya ng 700. So yun, kung pupunta kayo ng Cartimar at bumili kayo nito, may isang store dyan na 700 lang yung benta niya. So medyo tago siya na store, hindi ko kasi na tanong at hindi ko rin na videoan kanina kung saan banda. Basta nandun siya guys sa ano, 'di ba, kung pupunta kayo sa Aqualand doon sa Cartimar, may mga parkingan ng motor doon. So doon siya banda, doon ko siya nabili. So magtanong-tanong lang kayo diyan, mag-canvas kayo ng murang Winner na air pump. So ito na guys, no. Pasensya na, medyo natagalan tayo. So ibubuksan na natin. Ipakita ko lang sa inyo yung laman niya. So ito, so mayroon siyang isang pump. Pasensya na sa nandito ako sa loob ng bahay, hindi ko pa naayos yung mga background. May mga pagkain ko nakikita dyan. Okay, so ayan. So ayan siya guys. So medyo ano siya, medyo mabigat siya, no. So kung titimbangin mo guys yung itong motor lamang, ay ang timbang niya is more than 500 grams. Okay. So half kilo yung kanyang bigat. So mabigat siya. So legit talaga na maganda yan pag mabigat, di ba? Okay? Okay, so ito i-set up ko na siya guys. So hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko siya i-set up. Explain ko na lang later kasi nahirapan ako mag-vlog habang i-set up. Okay? So bago ko siya i-set up guys, ipakita ko muna sa inyo, no. Ito yung bago natin ilagay yung ating Winner na air pump. Ayan, oh, nawala na nga. Ayan. So, yan yung lakas ng 2 watts na pump natin na single. Okay? So, ngayon, ito try natin yung ating Winner Aeolus na air pump. At yun nga guys. So, hindi tayo binigo ng ating bagong air pump. So, ayan. So, medyo malakas siya. Compare kanina dun guys na sa ating unang air pump ay hindi siya masyadong malakas. So ngayon, napakalakas niya. So yung air pump na yun, yung una ay 2 watts lang. Pero itong Winner kasi ay 8 watts. Ayan. So kaya malakas talaga siya. And then, hindi din siya masyadong maingay, no. So parang pareho lang din ng mga regular na air pump. Kaya ito yung kagandahan niyan, no? Hindi siya masyadong maingay. So kung kayo guys ay mayroong maraming setup sa inyong bahay na mga aquarium, ang suggestion ko ito, bumili kayo ng Winner na air pump, no, kasi ito talaga malakas na klase ng air pump to. So good for 12 aquarium, kaya kung may 12 aquarium ka, so swak na swak yan. Swak na swak ang ganitong klaseng air pump sa inyong bahay. So ito pala yung setup ko guys, pakita ko lang sa inyo. So since dalawa kasi yung butas ng ating air pump, so naglagay ako ng Y or sa akin T splitter para dalawang hangin yung labasan, yung papasok. So papasok siya dito sa ating mga control valve, and then so iko-control na lang
para ma-balance yung lakas ng ating bubbles. Pero kung medyo mas marami pa kayong mga aquarium, guys, I suggest na bumili kayo ng mga compressor na. So yung mga compressor para sa mga pangmalakasan niya, pangmaramihan niya ng mga aquarium. So ito, yung recommended niya is 12 aquariums lang. So in my case, since 6 lang yung aquarium ko dito, kaya medyo malakas siya. Maganda na rin siya, no, para mas maayos yung filtration natin at makakasurvive ng maigi yung mga beneficial bacteria natin, kasi maganda yung oxygenation natin sa ating aquarium. Okay? So I hope may natutunan kayo ngayon sa aking vlog ngayong araw na ito. Don't forget to subscribe to Sashimi the Flower Horn kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, this is Sashimi the Flower Horn. Maraming salamat and paalam!